Okay mga koragan, welcome na naman sa panahong vlog natin. So ngayong umagang ito ay bagong usapin at panibagong topic na naman ang ating pag-uusapan para sa araw na ito. So bago po tayo magsimula, ako po nga po wala ang inyong kauragon, kamentor at inyong kabakal. Walang iba ang inyong lingkod, AG1NA, AGA, Gerard A. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po ay isang welder na nakabase dito sa Pilipinas. Tayo po ay nagtuturo ng Shielded Metal Arc Welding. So kung bago pa lamang po kayo sa YouTube channel natin ito, so huwag lamang pong kalimutan na sampalin ang notification bell at pindutin ang subscribe button para updated kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. So huwag na rin pong mahiya na pindutin ang like button. Siyempre, i-share na din po ang video ito. So ngayong umagang ito po, ang gagawin naman po natin ay ganun pa rin, surfacing pero sa ibang position naman. So ito naman po ang tawag natin dito ay vertical position. So magsisimula po tayo sa bumaba, then pataas. So uphill po ito. Yan. So ang gagawin po natin ay stringer at saka weaving. So dito po ay mag-weaving na tayo. So kadalasan tinatawag din itong wash bed. Ang kailangan natin ihanda, syempre, disable pa rin yung ating chipping hammer, yung ating steel brush, then syempre ang ating rod na gagamitin, which is E6013, at syempre po ang makina na gagamitin natin. So ang gagamitin po natin ay itong dial arc 250 miller. Yan. Then, syempre, sama na dyan yung mga welding accessories. So, tara, simulan na tayo. So, ito ang material natin. So, ang ang gagawin nating hinang ay gagawa tayo dito ng isang stringer. Then, sa pagitan nun, maggagawa tayo ng pagitan or space. Then, another stringer. Yung pagitan po natin gagawin ay more or less dapat 1/2 lamang. Yan, 1/2 or 1/4, pwede na po yan. Then another stringer. Another stringer hanggang sama po po 'yon. Then pag nakapag-stringer na po tayo is gagawin natin yan. Gagawa na po tayo ng wash bed or weave bed. Yan. So pwede na po natin gamitin dito yung mga natutunan natin sa past lesson natin na iba't ibang klase ng weave pattern. Okay po, so meron po tayo dyan zigzag, meron po tayong C, meron po tayong square. So papakita ko po sa inyo, ang gagawin po natin is zigzag, C, square. Yan, so titingnan po natin kung ano yung pagkakaiba ng tatlong yan. Ano po, so ang pinakamadali pong gawin dyan, kung gamay nyo na, is less effort lang is yung zigzag. Okay po? So, yan. Tara! By the way pala po, mga koragon, so dapat yung work angle natin is 90 degrees. Then, yung travel angle po natin ay from 70 to 90 degrees. Yan. So, dapat po ay hindi na masyadong mababa. Hindi naman masyadong babang-baba kasi magkakaroon po yan ng epekto sa bed natin at sa tunaw. So, maaari po mabutas yung ating material. At yung kuryente po na gagamitin natin ay nasa 80 lamang. Yan. So, 80 lang po. So, yung sa horizontal ginagawa natin is 90. Sa flat is 90. So, dito naman is iti lang gagawin natin, bababaan lang natin ng konti. Kasi, mag-weave tayo. So, iinit masyado yung bakal natin. Kaya, yun ang gagawin natin. Mga koragon, ang ginagawa po natin dyan ay stringer. Yan, so pinabibilis na lang po natin para mabilis ang video kasi masyadong matagal pagka kinuha natin yung tamang oras. Yan, so gumagawa tayo ng stringer. So ang ginagawa po natin is hindi tayo nag-wave pag sinabing stringer. Yan, so pinupuno natin siya, tapos merong gap. At mamaya lalagyan natin siya ng
wash bed, then linisan lang ng maigi, then tapos ka na sa stringer. So, yon. So, ito na yung ginawa nating stringer. Yan. So, ngayon, ang gagawin natin is, gagawin natin dyan, so, mag-weave tayo dito sa ubang ito. Yan. So, dapat yung kalahati, kakainin or tutunawin. Then, kalahati, kalahati. So, ngayon, para hindi tayo magka-problema at hindi tayo magkaroon ng inclusion dito or wormholes. So, ang gagawin natin is tutunawin dito. Pak, gaganyanin natin. So, ganyan. Pak. Pak. And pak. And pak. And pak. So, parang nagsisi tayo. Ganyan. Parang ganyan. Ano? Sisi. So, the rest, ganun po ang gagawin natin. So, unang gagawin natin ay yung zigzag. Yan. Yung zigzag. Ano ang output ng zigzag. Okay? So, yan. So, gumagawa tayo ng ano, wash bed dito. So, ang unang activity na gagawin natin dito or bed is yung tinatawag na zigzag motion muna. Ano? So, yung pinakamadali sa lahat ng pattern. So, yan ang output ng ating zigzag. Yan. Ang gagawin naman natin na sunod ay C. So yun, dapat ang pag naggumagawa tayo ng pattern, so situate na equal yung pag-wave natin at saka yung movement natin kung gaano ka layo siya. So ganun din dapat sa kabila. Ano? Ito naman yung output natin sa letter C. Yan. Naman natin gagawin ay parang yung kaliskis, yung square. So itong square nito is medyo mahirap kasi parang zigzag siya na ang ginawa natin. Parang zigzag, then gagawin mo is magpo-post ka at aangat, then balik, tunaw, then balik, tunaw. So ganun lang, ulit-ulit lang. So yan ang itsura niya pag meron pa siyang slug na kabalot. So titikin natin yan. Na ang itsura ng ating square. So, kita natin na parang ano siya. Yan. Kiss-kiss. So, ngayon, gagawa naman tayo ng huli. Ang huling gagawin natin ay circular. So, dito naman mga koragon sa circular. So, kung paano lang ninyo pre-practice yung pinagawa natin sa papel. So, ganun lang ang gagawin natin sa rod. Ano, iikutin lang natin. Okay mga koragon, so ito na yung tapos natin. So iba-ibang ano yan, pattern. So ito yung ordinaryong zigzag. So ito naman ay C. Ito naman ay square. Ito naman ay circular. So makikita natin ang pagkaiba-iba. Ano po? So kahit sa volume ng kanilang tapos. Yan. So makikita mo na yung kapal, ano, yung pagkakaiba-iba nila, then yung ripple, yan. So, papasin natin na magkakaiba-iba ang ripple nila. So, pinakamalapit is itong dalawa. Yan. Itong dalawa. Tapos ito naman, makikita natin, parang dalawang kiss-kiss na pinagpatong. Kasi ito naman, parang isang kiss-kiss lang na pinagpatong. Kasi nga, circle lang siya. So, ito, parang, post tayo sa, ano, mag-post tayo dito. Then, tunaw, pause. Then, pause. Pause. Pause, yan. Natigil tayo sa gilid. So, ito, wala. Kinerve lang natin yung zigzag. So, ito naman, straight lang. Okay? So, yan. So, yan mga koragos. So, sana may natutunan naman tayo sa panibagong vlog natin ngayong araw na ito. At sana po ay may nakuha tayo kahit konti man lang. Ano po? So, always remember na yung ating pinapakita po ay hindi yan masyadong perfect. So, sa atin po or sa inyo as nagpo-practice,
So, pwede po ninyong gawing perfect yan para maging magandang-maganda. So, sa patuloy na pagsasanay, so makukuha din po natin yan. So, bago po tayo magpaalam, so, pasalamatan po natin uli ang ating mga walang sawang sumusuporta at tumataguyod ng ating YouTube channel. Sa ating mga subscriber, maraming maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe din po kayo. So, don't forget to share and like this video. And again po, ito po ang inyong lingkod, AG1A, AGA, Gerard A. Bye-bye!